Another day, another blessing. Today nga ay gagawa tayo ng bento combo cake. At ang team ay sunflower. So kaya ito naging bento combo dahil bento cake with cupcakes. Bali ang size ng bento ay 4x2, 4 inches in diameter and 2 inches in height. Then ang flavor ay chocolate chiffon cake with chocolate filling and chocolate frosting. Kapag nagagawa pala ako ng bento, gumagamit ako ng transparent acrylic. Bali yan ay round transparent acrylic na size 10. And nabili ko lang yan sa Orange app. Kung gusto nyo malaman, ilalagay ko na lang din sa comment section. Hindi kasi ako direct mag-frosting or magpakinis sa parchment paper. Masanay kasi ako sa acrylic, then itatransfer ko na lang. Mura lang naman yun at may mga iba't ibang sizes pa. Nagagamit ko rin yun kapag gumagawa ako ng fondant pang flip. Paneling method kasi ako pag nagawa ng fondant. Ang icing ko pala sa cake ay non-dairy whipping cream. Then every time na nagda-drawing ako or gumagawa ako ng dedication, Swiss merang buttercream yung ginagamit ko. Maganda kasi yung pang-drawing lalo na pag nachichill sa rin. Mas nagiging firm kasi yung drawing and matagal kumupas lalo na kung may dark color. Ngayon pala, sinimulan ko na mag-drawing kaso hindi ko nagustuhan yung kulay nung sunflower. As you can see, mabilis ko natanggal yung sunflower na dinrawing ko gamit ng buttercream. Dahil mabilis maging firm yung buttercream lalo na pag na-chill sa ref. Like sa icing na malambot pa rin at matagal bago maging firm. Kaya ako sinira yun, hindi ko kasi nagustuhan yung pagkakulay nung sunflower. May pagka-brown yellow kasi. Kaya nag-proceed muna ako dito sa cupcakes. Whipped cream lang ang ginamit ko dyan. Then yung brown sa middle, buttercream na yan. Ang ginamit ko pala na piping tip sa sunflower ay leaf piping tip. Kaya ito pala yung sample. Pinatungan ko pala ng dark brown yung stem kasi ang light nung unang kulay na nilagay ko. And yung sunflower, kung mapapansin nyo, color yellow na yung pinapipe ko. As you can see, habang pinapipe ko yung sunflower ay naka-leaf texture. Kinat ko kasi yung dulo niyan para maging leaf texture. Ganito yung sample ng pagkat ko sa dulo ng cello sheet. Bali, ayan, kinat ko yung magkabilang sides pa slant. Kaya para naging dahon yung resulta. Dahil maliit lang yung gamit ko na pampipe at gawa lang yan sa cello sheet. Para pala ma-achieve yung maliliit na detail sa bento cake, maganda talaga gumamit ng cello sheet then iro-roll. Ang piping bag kasi masyadong malaki, maganda lang siyang gamitin sa mga regular cake. Kung wala naman cello sheet, yung iba ginagamit nila ay parchment paper. Pero mas maganda gamitin yung cello sheet dahil yung parchment paper pwede siyang mapunit. Ang cello sheet naman pwede siyang ikat sa anumang preferred na size. Katulad niyang ginagamit ko, mas pinaliit na piping bag. Sa pa-down effect naman ng sunflower, ganun din yung ginawa ko sa dulo niya. Kinat ko rin both side pa slant. Finally, tapos na tayo sa pag-drawing ng sunflower. Maglalagay na tayo ng dedication. Simple nga lang yung dedication na pinalagay dyan at nag-double toning lang din ako. Kasi dark color yung brown at iniiwasan nating mag-fade. At tapos na nga tayo sa dedication. Ngayon naman ay sa packaging na tayo. Etong ang packaging ay 4 6 pieces cupcake. At ang size nga nito ay 6x9x3. Ibig sabihin, 6 yung lapad, 9 yung haba, then 3 yung taas. Then yung apat na hole ng cupcakes, ginupit ko lang para magkasya yung bento cakes kapag nilagay. Yung bento box pala, kaya nawala yung cover niyan, ginupit ko yan. Pero hindi ko na nga lang napakita sa video. And now, sasara natin para ma-check if tatama ba. At hindi naman tumama. Finally, ito na yung finished product. Thank you so much for watching, babush!